Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Okay. Alalay na lang sa Albert Bahali pa rin. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo sa napakainit na pagtanggap sa amin ni Kong Roman, ni Vice Mayor Dodot, inyong mga konsehal. Magkukunwari po ako, hindi ko narinig yung sinabi ni ate. Magandang umaga po. Maraming salamat din siyempre sa ating mga opisyalis ng barangay ni Kap Robin, mga kagawad. Salamat po sa pag-welcome din sa amin. Magkasama po kami kanina mula sa Muslim Christian Hoa. Nag-o-plan kayusan po kami doon. Napag-usapan din namin yung gagawin sa tapat, yung nasunugan po na sa kasalukuyan po. No? May mga proseso ang LGU para bilhin po yung lupa. Baka kasi yung iba, naungupahan, no? Kasi masunugan nga po sila ng mga upo. Inaayos na po natin. In-update ko po yung mga opisyalis din po ng HOA ninyo. Ikipag-ugnayan din naman po sila sa land management. Opo, nahirapan tayo dun kasi hindi pala totoo yung nakatistrong may-ari. O, dun tayo nataglan eh. Pero ngayon, medyo malapit na tayo. Mapile na tayo ng kaso sa korte, no? Para sa inyo po yun. Anyway, nakakatuwa po dahil nakikita na naman natin ang mga improvement dito sa ating lungsod, dito sa barangay Pinagbuhatan. At dugtungan ko lang po yung kinwento sa inyo ni Vice Mayor Dodot. Sinabi niya nga po, itong nakarang mga taon, habang nilalabanan natin ang korupsyon, tumataas ang income natin, lumalaki yung budget natin. Kaso, talagang meron din tayong konting problema. Pero magandang problema po ito. Dahil habang lumalaki yung budget natin, sa totoo lang po, nahihirapan tayo papano gas. Hindi naman kasi pwedeng basta gumastos na lang ang pamahalaan. Kailangan maayos po yung pagkakagastos natin. Ayaw natin ng korupsyon. Ayaw natin na kung saan-saan lang napupunta yung pondo. Magkakaroon pa tayo ng proyekto na ganito na sa 150 meters po ito, di ba? Ito, double check natin. Parado po. Tama. Yung kakabaan po ng project po natin na ito na ini-inaugurate natin ngayong umaga na sa 150 linear meters po ito. Medyo mahaba na po ito. Pero siguro nakita nyo naman po nakapaskil kung magkano po ang project natin. Kahit medyo mahaba po siya dahil sa mga reforma natin sa tinatawag na procurement, bumaba yung mga presyo ng mga kontrata natin. Maniwala po kayo, napagawa po natin ito sa halagang 1.4 million. Dahil maayos, dahil tapat po ang inyong pamahalaan, dahil walang tapon, walang nabubulsa, lumiliit yung mga presyo ng kontrata natin. Kaya sa totoo lang po, medyo malaki yung tinatawag nating savings. Sa makasusunod na taon, ang project naman natin o ang pagtutuunan natin ng pansin ay paano gamitin yung savings na yun para lalo pang pakinabangan ng mga Pasiginyo. Yan po ang ginagawa po natin ngayon. Kasi sa totoo lang po, pag tiningnan nyo po yung kung magkano yung tinanggal natin, yung mga kickback na alam natin, hindi lang sa Pasig nangyayari. Madalas, pinapanood ko nga po yung mga talumpati ni Mayor Benji Magalong ng Baguio. Pinapakita niya kung magkano yung napupunta sa kickback, kung magkano yung napupunta sa... Tapos talagang minsan, kapraso na lang. Sa totoo, maraming government contractor na dyan po yumaman. Maraming politiko na dyan po yumaman. Na 100%, kunyari 100 million yung project, 30 million, 40 million, minsan higit pa, napupunta lang sa mga kingbakan. Tayo po sa Pasig, sa tulong po ninyo, natanggal po natin yung ganyang klaseng kalakaran. Baka narinig nyo na rin po na kinakwento ko ito noon. Pero yung iba pong hindi pa po nakakarinig, baka magulat po kayo pag malaman nyo kung magkano yung natitipid natin ngayon, yung napupunta sa savings na dati ay napupunta sa mga kickback na ganun kalaki. Kung nasa more than 5 billion po ang pinapagawa, yung mga proyekto ng pamahalaan at 20%, mababa na po yun, 20% yung kickback. Ibig sabihin yan, 1 billion per year po yun. Dahil tinanggal natin yung kickback, yung tinatawag ng mga politiko na SOP, ibig sabihin, more than 1 billion yung natitipid natin ngayon per year na dating napupunta lang sa korupsyon. Ganyan po kalaki yung pinag-uusapan natin, pondo. Kaya, ngayon po, medyo nakakilos tayo ng mas maluwag na. Habang inaayos natin yung planning, yung pagbabalangkas natin ng programa sa City Hall, paayos ng paayos. Sa umpisa, syempre mahirap. Lahat naman ng pagbabago, mahirap sa umpisa.
Pero ngayon, mas nagkakamomentum pa tayo. Sa tulong at suporta ninyo, gumaganda po ang takbo ng ating pamahalaan at tayong mga proyekto mula sa mas maliliit na 1 million, 2 million hanggang sa mas malaki na gagawa na po natin ngayon. Kung di po tapos na, nasiksimulan, o yung mga iba po, gaya ng sa Baltasar, next year, nakaprogram na rin po yun. Yung kahabaan po ng Baltasar ay hasta na rin po sa papagawa po natin. Nagagawa natin yan dahil sa tapat at maayos na pamalakad at dahil sa mga reforma na ginagawa natin. Yung pagtataguyod natin ng mga prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno o good governance na dati pangarap lang po natin, pero ngayon nagagawa na natin dito sa ating lungsod. Yung sinasabi nating napupunta po sa savings nyo dahil natitikit natin sa korupsyon, kung tutuusin, marami po tayong mapapagawa sa susunod na isa, dalawa hanggang tatlong taon na dati sa korupsyon lang napupunta, pero ngayon parang yung bagong City Hall po na ipapagawa po natin, kung tutuusin, nasa more or less 9 billion po yan. Kasi kasama po yung kalsada, kasama yung IT, kasama yung kagamitan, hindi lang naman yung building yan. Ano? Pero medyo malaking project po yan. Pero kung isipin po talaga natin ng maigi, kung 1 billion per year yung natitipid natin na dating napupunta sa korupsyon lang, kung 9 years ang isang mayor, ibig sabihin, yung 9 billion na City Hall na ipapagawa natin na napakaganda, good for 100 years at safe pa po tayong lahat, para tayong nagpatayo ng bagong City Hall na ganun kalaki, na libre. Sa totoo lang po, parang libre po kasi galing siya sa mga savings natin na dati napupunta sa korupsyon. Hindi lang po yun. Yung mga direkta rin po na tulong, na benepisyo na matatanggap natin habang lumalaki yung pondo natin, ngayon po, nasa mode tayo na pinapalawak natin ng lahat ng mga programa natin. Magbabanggit ako ng dalawang halimbawa lang po. Marami po akong pwedeng kwento sa inyo. Pero baka nagmamadali po kayo. Kaya okay lang po. Then, dalawa lang po ang ikukwento ko sa inyo. Yung una, na banggit na rin naman ni Vice Mayor Dodot, yung scholarship po natin. Nagsimula tayo, 11,000-12,000 ang scholarship. Pero habang lumalaki yung pondo natin, nagdadagdag tayo. Ngayon, nasa 25,000 na po ang scholar ng Lungsod ng Pasig. Yung Pag-asa Scholarship Program, kakaibang scholarship program po ito. Sa PCC, sa Arellano, sa susunod, maaaring sa National University Pasig, buong tuition, sagot ng pamahalaan. Basta pasok lang doon sa income bracket, syempre, unahin natin yung mga mas nangangailangan. Ano po? Nagagawa po natin ito ngayon. Palaki ng palaki yung mga programa natin. Yung local senior pension natin, sino po sa inyo beneficiaryo na po ng local senior? Ay, marami pala ditong beneficiary ng local senior pension. Isa po yan sa programa na, kung tutuusin, ilan lang tayong LGU na may ganitong klaseng programa. Kasi DSWD, alam naman po natin, may national na pension, di ba? Kaso, hindi naman ganun karami po yung beneficiaryo nun. Pag bahay mo, bato, tanggal ka na agad dun. Gumawa tayo ng sarili natin, local na senior pension. Sa isang taon, nasa 6,000 pesos per year po ito na natulong sa ating mga senior na 65 pataas, walang income, walang trabaho, o retirado na po, at walang ibang pension. Yan po yung sa ngayon, nasimulan po natin ito. Noong taon, kailan po nagsimula? 2022, nagsimula po yan. Ngayon po, 2024, sa loob ng dalawang taon lamang, dahil dumami na po yung pondo natin, i-expand na po natin. Nakasalang na po sa City Council, kina Councilor Angelo, Councilor Seibel, Councilor Maro, nakasalang na po sa City Council natin yung expansion ng local senior pension. Ibig sabihin, sa susunod na taon, isasama na rin po natin yung may mga SSS pension na maliliit. May kakilala po ba tayong ganun? Yung may sasama natin sa susunod na taon, hanggang 4,000. Yung may SS na hanggang 4,000, sasama na rin po natin sila sa local senior pension. Okay po. Meron po bang makikinabang dito? Dun sa, yan, meron din po. So, dalawang halimbawa lang po yan. Pero sa totoo, lahat ng programa sa lahat ng sektor, sa lahat ng barangay sa Lungsod ng Pasig, ganyan na po ang ginagawa natin ngayon. Habang nilalabanan natin at nabawasan ang korupsyon, nagiging mas epesyente ang ating pamahalaan, dumalaki ang ating income, lumalawak po ngayon, lumalaki ang mga programa, mga proyekto ng ating pamahalaan at yung mga benepisyo na natatanggap ng ating mga mamamayan.
Kaya sana patuloy po tayong magtulungan at isa lang po ang request ko po sa inyo na tayo po ay parating mag-iingat lalo na po sa mga balibalitang pinapakalat ng mga iba dyan dahil talaga may mga iba na talaga gumagastos ng napakalaki. Kung may tulong po, walang problema, tanggapin po natin yung tulong. Pero pag mga fake news na po, huwag natin tanggapin yung mga fake news. Opo, may ibang fake news po kasi na nakakatawa na lang. Halimbawa po, fake news tungkol sa love life, nakakatawa lang po yun. Hindi po siya maganda kasi hindi pa rin po siya totoo. Pero pwede nating tawanan lang yun. Pero may mga ibang fake news na pwedeng makagulo. May mga fake news na talagang gawa-gawa lang. Kanina nga, nagkukwentuhan po kami ni Vice Dodot. Alam niyo, may mga kaibigan po kami na lumalapit sa amin. Hindi na natin sila papangalanan, protektahan po natin sila. May mga kaibigan kami lumalapit sa amin. Sinasabi, Mayor o Vice, o siguro kay Kong din, may mga nagkakwento. Lumapit sa amin yung isang grupo. Ang sabi sa amin, magpa-presscon lang kami, magsalita lang kami ng hindi maganda tungkol sa'yo, bibigyan kami ng 1,000,000 piso. Opo, malapit po siya sa ginakwento po yan sa amin. Kaya talaga may mga iba talagang handang-handa. 1,000,000 piso din yun, di ba? Kaya siyempre may mga ibang tao na papaisip. Swerte lang kami, may mga kaibigan kami na tapat din at maayos. Pero siyempre, sa ganung kalaking halaga, meron talagang maliligaw ng landas. Nasisilaw po. At alam naman po, sinabi natin, ang budget ng Pasig, 22 billion. Yung mga iba, naglalaway po dyan. Pero tayo, gusto nating ayos, gusto nating tapat na pamahalaan, gusto nating mapunta sa tao kung ano yung para sa tao. Walang kulang, walang bawas. At yan po mula 2019 yung tinaguyod po natin na pamahalaan. Na ngayon po, nakikita na natin, nagbubunga po ang mga pinaghihirapan po natin. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Mayor Vico Soto at saka ni Congressman Roman Romolo. Tama po ba? Nag-inspect din po kami dyan sa kabila dahil yung drainage medyo matagal na. Ang dami ng dumi. Ito ho, bagong gawa. Sana naman po, pangalagaan natin. Panatilihin natin maayos at malinis para ho nabangan ng ating mga anak at mga apo. Diba? Yun lamang po ang hinihiling namin. Kasi ho, kung paulit-ulit po nating ire-request lang na gawin ng gawin, kung hindi nyo naman po aalagaan, wala pong mangyayari sa atin. Diba? Tama po ba? Kaya nga po, ang kapatid ng pag-asa nandito na. Kasama namin kayo. Tama po ba? Kaya alagaan po natin dahil marami pa po tayong dapat ipagawa at dapat hilingin at dapat panatilihing maayos dito sa ating barangay Pinagbuhatan. Maraming salamat po sa ating City Council kay Congressman Roman Romulo dahil wala rin pong sawa sa pagtulong at pag-alaga sa atin. Marami pong salamat at magandang umaga. Maraming salamat, Kap Robin, sa langganan. At ngayon ay pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Congressman Roman P. Romulo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, no, maraming salamat sa oras po na binigay po ninyo para mag-attend itong inauguration po na ito. Alam po ninyo, napakahalaga po ng mga inauguration katulad ng nagaganap ngayong umaga. Sa totoo, no, kaya ito importante, sabi nga ni Cap Robin kanina, para alam natin lahat na mayroong bagong nagawa at kailangan natin pangalagaan. At ito rin yung pagkakataon na nakakausap tayo. Sa totoo po, no, nakausap ko po yung mga habang naglalakad po dito, kausap ko yung mga ibang nakatira dito. Ang sinasabi naman po nila sa akin, maganda yung mga nagagawa ng lungsod, malaki na raw yung pagbabago. Sabi nga nila sa akin, Congressman, kung dati po bumabaha dito, ngayon kahit na may tubig, humuhupa agad kaagad yung tubig. Hindi na nagtatagal. Kaya siguro po, no, kailangan tulong-tulong tayo dahil sayang po eh, itong mga nagagawang proyektong ganito. At siguro po, no, nandito na rin po, alam ko may ginagawa sila Vice Dodot tungkol sa may ordinansya silang ginagawa o nagawa tungkol dun sa issue ng mga
yung mga issue ng mga taga, oh, dito tayo. Oh, yun lang kasi. Alam niyo po, meron si Vice Dodot, si Mayor Vico, nandito si Konsehala Angelou, Konsehala Saivel, si Konsehal Maro, ayun, nakita ko na si Maro, si Konsehal Buboy, siguro on the way, naglalakad lahat, kasi galing po kami offline eh. Galing kami offline sa kabila. Si Tita Cory, alam niyo po, yung binabanggit sa akin kasi doon, sabi siya, Congressman, tama na yung ginagawa nila Mayor Vico, Vice Dodot, yung tubig raw, hindi na ba mabaha, mabilis sumupa. Ang problema, pagkatapos raw may magawa, minsan raw yung Manila Water, pumapasok raw, tapos hindi raw binabalik sa dati. So nagkakaroon po ng lubak-lubak. Pero hindi ko na magkikwento, si Vice Dodot, Mayor Vico magkikwento, kasi meron kayong ordinansya na dun eh. Diba, para maiwasan na po yan. Kasi hindi naman po tama, gumagawa ang gobyerno, tapos may gagawin sila, tapos hindi naman binabalik sa dati. Uungayin po, tapos hindi naman ibabalik, hindi naman tama po yun. Ginawa kasi dumating sila, si Mayor Vico dumating. Kaya inayos na po yan. Kaya again po, huwag natin sayangin itong mga pagbabago na nangyayari. Again po, sana tulong-tulong tayo, magkakasama tayo, mag-uusap tayo para tuloy-tuloy yung pag-asenso ng lisod na Pasig. Muli po, magandang umaga po at congratulations po sa ating lahat. Maraming salamat po, Congressman Romang Romulo. At siyempre, hindi na po natin patatagalin na mensahe ng ating punong Vice Mayor, Dodot Jaworski. Alam ko, nakalimutan mo na pangalan. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, kay Mayor Vico at kay Congressman Roman, sa ating mga konsehal na nandito, Councilor Maro, Councilor Saibel, Councilor Angelou, at siyempre sa ating mahal na kapitan, Kapitan Robin sa Landanan, at sa kanyang mga masisipag na mga kagawad, at lalong-lalo na po sa ating lahat, magandang umaga. Salamat po sa napakainit niyong pagtanggap sa amin, no? Talagang daman-dama namin ang pagmamahal nyo dito sa inyong lugar, no? Napaka-special tong araw na to dahil nakikita po natin, meron tayong inauguration. Alam nyo, napakaganda ng improvement, di ba? Kung ano siya dati at nakikita nyo ngayon kung gano'n siya kaayos. Sana tama si Congressman Romulo eh. Panatilihin po natin yung gantong klaseng nakikita natin, no? Na sana alagaan natin. So, sabi nga ng inyong kapitan, pangalagaan natin ito. Bakit? Marami pa hong mga project na darating, no? Dito sa ating lungsod. Alam niyo ba, medyo ipagyayabang ko lang, kaya tayo dito sa atin sa Pasig, kakaiba po ang ating lungsod sa ibang lugar. Hindi po tayo nagtaas ng buwis kahit na isang sentimo. Pero pag upo po namin ng 2022, ang inabutan po naming budget ay 13.5 billion. Noong 2023, naging 15 billion. Noong 2024, 17 billion. Next year, 22 billion na ang income ng Pasig. Ang budget natin. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pag malinis ang isang pamahalaan, mas marami at lumalaki po ang yaman ng ating lungsod. Kung saan din ang makikinabang, hindi po ang mga politiko, pero ang taong bayan ang mamamayan. Okay? Kaya dumadami po ang programa natin mula po sa ating mga scholarship programs, itong mga improvement ng ating kapaligiran. Pero kailangan po namin ng tulong ninyo. Ano ibig sabihin ng tulong? Hindi na tulong para pumasok sa City Hall. Ang gusto po namin, nakikiusap kami na sana tayo bilang isang lipunan magrespetuhan, magmahalan, sumunod tayo sa batas, panatiliin natin malinis ang ating kapaligiran, dahil sabi nga nila, kung gusto natin umasenso, ang una natin gagawin, ayusin natin yung ating kapaligiran. Diba? At maniwala kayo, sa dami po na scholarship program natin, lalong-lalo na dito sa inyong barangay, sa pinagbuhatan, ha? Mababago po natin ang buhay ng bawat isang pamilya, dahil may programa tayo ngayon, yung Pag-asa Scholarship Program, kung saan yung mga kabataan natin na gusto magtapos ng college, ngayon sinasagot ng inyong pamahalaan ang college program, ang college education ninyo sa private school, ha? Private school. Mula po sa Pasig Catholic College sa Arellano sa Kanyogan, at malapit na rin
ang National University dito sa Ortigas East. So, ito na ang panahon para mangarap tayo ng mga Pasigueño. Okay? Sama-sama po tayo. Congratulations tayo sa ating lahat. God bless po. Magandang umaga. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodo Jaworski. Ito ngayon na inauguration ng One, two, three. Congratulations! Ang mga kalsada dito, ano, sa area ng mga trainings.